natutuwa, parang kitang-kita sa mga luha mo na masaya-masaya ka ngayon, ano? Masaya po ako kasi nabawasan ng problema. Lagi ka lang mag-pray kay Lord. Sobrang pagkasalamat ko. Alam, hapon ko sa atin na nandito ko ngayon sa Haring Manok upang bigay kay Melissa, Ate Melissa. Huwag po natin kalimutan, Kuya Bang Santos Matubang at Edna Vlog, kanina po lang. Siyempre po ang inyong lingkod, brother. And also po, Kamanang Sibarit TV, Julie Andreo. Atot po lang, shout out po kay Ate Lingling TV. Tara po, samahan niyo po ako. Magkano diyan po? Pabili nga ako ng liyempo. Isa lang. Isang mapagpalang hapon po. Narito po tayo ngayon at makakalayam natin si Ate Melissa. Ate po po, kumusta yun? God bless you. Magandang hapon sa'yo, Melissa. Uy, God bless. Salamat. Kumusta? Okay lang po po yan. Okay lang pumasok? Kumusta naman ang Melissa? Okay lang. Pwede pumasok? Okay lang? Ang ganda na lang bahay mo, alam? Wow, may bago sila lang bigyan ng washing machine. Ang ganda na lang bigyan ng washing machine. Ang ganda na lang. Kaya pa, si Rayla, no? Rayla, kumusta naman ang Melissa? Mayroon nga pala akong dalawa pang ulam. Pasensya ka na dyan. Nagdala pa. So, mamumusta lang. Anong masasabi mo ngayon na meron ka lang isang magandang bahay? Masabi ba ang magandang bahay? Una sa Diyos, ano? Nakwanto, binibito sa akin yung ate mo na. Kumusta naman si Jimin? Kaya kami muna. Jimin po, kasi lang po. Invite kita pag-araw ng Sunday. Pwede ka ba doon? Pwede. Alam mo, matagal ko nang ginusto talaga na bisitahin ka para kumusta yan. Siyempre, at the same time, gusto ko sana mag-conduct lang Bible study rito. Kung okay lang sa'yo. Okay lang. Halimbawa, itapat natin ng Sunday, alam? Para at least, may knowing kayo about Bible. Diba? At the same time, pag-araw ng Sunday, alam mo naman yata yung Central Plaza, diba? Sa Central Plaza. Oo, yung sa Hermosa. Alam mo yung ano, Brigada 7? Sabihin mo na sa tricycle papunta sa Hermosa, tapat ng Hermosa building. Nandun yung doon ka mo sa may Japan surplus, yung sa itaas nun, yun ang church. Kumusta? Eh, isang privilegio na makausap ka ni Brother Paz. Kasi ang tagal ko nang gusto ka rin makausap pa para kumustahin na magkita tayo nung ano na eh. Nung mag-pray ako dito sa bahay mo, after nun, di na tayo nagkita. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para kumustahin yung kalagayan mo. Anong pakiramdam ng isang Melissa na, siyempre, ang daming nangangarap ng bahay, di ba? Pero isa ka sa pinalat, ang ganda pa, double deck, ano? Di ba? Kasi alam mo kung bakit, kasi maaaring isa ka sa nananalangin na magkabahay. Tinugon lang marahil ng Diyos yung matagal ng kahilingan. At the same time, nakita ng Diyos yung paghihirap mo eh. Yung mga nangyaring negative sa buhay mo. Siyempre, ang Diyos kasi marunong sa lahat. Yung mga paghihirap mo bilang isang ila, di ba? Tapos noon, ito, nagtagumpay ka sa malinis mong hangarin, di ba? So, talagang nakaka-flattered at nakakaiyak yung sitwasyon, di ba? So, would you imagine, no? Ang dami mo naranasang struggle, halos parang, kumbaga, maiba-ibang magulang yun, baka ma-depress na. Ano bang sekreto ni Maylin?
ni Melissa sa ganung pangyayari ng mga naranasan mo sa iyong buhay? Ngayon, naging matagumpay ka lang, nagkaroon ka lang sa iling bahay sa pamamagitan ni Kuya Bal at ng mga sponsor. Ano ang masasabi mo? Oh, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ganito. Yeah, dapat sa una sa Diyos. Sa sobrang hirap na pinagdaanan namin, inahon niya pa rin. Pag sinupin mo na lang ang iyong mga anak, mahalin mo sila, ituro mo sa kanila ang tamang daan ng kanilang lakalan, para sa paglaka nila, di nila malinusan. Diba? Ano yun? Sabi ng Bible, ituro sa bata ang daang tamang lakaran. Upang sa paglaki nito, hindi nila makalimutan. Kaya siguro marami hindi sinasadyang pagkatataon na magkabahay ka sa pamamagitan ni Kuya Bal. At the same time, i-guide ka through Bible study. Okay lang ba sa iyong ganun? Okay lang. Gusto ko nga po yun. Gusto mo rin yung nakakaalam ka? May Bible ka ba? Kaya mo bibigyan kita ng Bible pagbalik ko dito. Nakakatuwa naman na ikaw ay nasa mabuting kalagay. Ay, oh, ikaw umaalis. Pagka ikaw nagtitinda ng gulay. Madaling araw. So, ibig sabihin, ang alis mo madaling araw. Alam mo, saan balik mo dito? Alas 7. So, kumusta naman ang negosyo mong gulay? Purihin ang Diyos, ano? Nakakatuwa. So, anong masasabi mo ngayon? May bahay kang maganda, dalawa pa ang kwarto, up and down pa. E pa, kwarto pa isa, no? Tatlong kwarto, isipin mo yun? E samantalang sa totoo lang, sa pagkukulay lang, hindi kaya magpatayo ng ganun to kalaking bahay. Diba? May word, diba? Pero ibang magpala ang Panginoon. At ito na po yung pagpapala na hindi mo inaasahan. Yung matapos yung paghihirap mo, matapos yung lahat ng struggle, eh ang kabalit pala mo yung kaligayahang hindi maipaliwanag. Ano? Di ba? Para baga po yung parang panaginip lang. So, ito ngayon ang pagkakataon. Anong masasabi mo sa kay Kuya Bal at Edna? Siyempre, lumahin sa Kalinga Pad. Ano? Anong masasabi mo ngayon kay Kalinga Pad? Hindi lang ang pasasalamat. Sila ang naging daan, ano? Para ikay i-bless. Hindi sa iyong buhay. Hindi kasi nakaranas na wala yun. Paghihirap. Sa iyo bang pag-aahanap buhay tulad niyan, hindi ka naman pangit, ano? Wala bang ano sa'yo, nagbalak, eka nga na magpalipalangin sa iyong pagtitinda? Wala bang, sa iyong pagtitinda, wala bang nagbalak lang nagpalipalangin sa iyo ng mga kalalakihan? Pero kung nandito sa ibang lugar sa'yo, pero dyan sa, umaling dyan sa ano, sa, dyan sa palengke, wala bang nagpapalipalangin? Sa ibang lugar lang po, yun, ko naman po sila nakikita. Ah, text lang. At ang ibang bagsa. So, sa nakikita ko, mas mahal mong anak mo kaysa sa mga nagtetext eh. Ha? Alam mo pa. Baka mo? Minsan lang ako ng mga minsan, nakakagamit ako. Michelle po nga? Meron po kasa po. Hindi man pa ako lagi gumagamit. Talagang focus ka sa anak buhay, ano? Ilan ba anak mo? Lima. Ang lima? Oo, ano? Pero sa kabila nun, naitaguyan mo, ano? Opo.
At isang bitik, hindi nagsuporta ang ama niya sa amin. So ano ba ang pakiramdam ng isang ina na, liba, tulad niya, nailayo sa yung dalawa mong anak, anong pakiramdam mo? Anong naramdaman mo nun, mga time na yun? Pakiramdam ko, galit. Galit? Gusto ko yung pagdamas dun sa tao, magpahirap sa amin. Mabuti na lang at may mababang puso ka pala na hindi ka nagkimkim ng galit at nagtalim ng sama ng loob, ano? Yung galit ko rin yung sobra, pero pinasadyos ko na lang. Mas masarap daw yung nagpapatawad kaysa nagtatanim ng galit. Wala na si God. O, kita mo, ano pang ginawa ni Lord sa'yo, di ba? Wala na si God kung anong gagawin. Ang nagpahirap sa akin. At least nakita mo naman yung... Alam mo, sabi nga ng iba, pag mahirap daw may ginawa. At yung bawat pagpasok daw ng luha na isang naapi, yan ay nakikita ng Diyos. At nakita mo rin ng Diyos yung pagpasok ng luha mo. Diba? So, isang napakalaking bagay, ma'am. Tsaka magpatuloy ka lang. Hindi mo ba ako bibigoyin kung aanyayahan kita? Hindi. This coming Sunday, ha? Ano gusto mo? Susunduin kita rito? Or ikaw nang pupunta doon? Saan ba may mga alam mo? Hindi ko pa po kasi alam yung... Sana paunlakan mo ako para makarating sa church. Matutuwa sila, Kuya Bal. Hindi ko kasi gaano yung si... Intayin kita doon sa Central Plaza. Ah, sa Central Plaza. Oo, doon sa Brigada City. Doon kita intayin. Mga 9:30. Tama mo yung anak mo para matuluan din sila. So ako'y natutuwa at parang nakitang kita sa mga luha mo na masaya-masaya ka ngayon, ano? Masaya pa ako kasi nabawasan ng problema. Lagi ka lang mag-pray kay Lord. Sobrang pasasalamat ko. Oo, pero napagtagumpayan. Kasi sabi ng Biblia, napakalilangan, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sapat ang Diyos na hindi kanya susubukin na hingit pa sa inyo makakaya. Ibig sabihin, yung mga pagsubok na yun, kaya binigay sa iyo, kaya mong pagtagumpayan. At ito nga, napagtagumpayan mo, alam mo ba ako bilang brother Bas, nangangarap ako ng bahay, nangungupahan lang ako. Pero... yung pangarap ko niya, pero pwede rin matupad yun. Kaya nga nag-iipon ako. Ikaw, hindi mo na kailangan pa mag-iipon eh. Andi doon eh, ano? Ang galing, ano? Ang inaano ko na lang po yung ano, pag-araw-araw namin. Kung tayo yung ipon, para sa naman. Saka lang. At nakita ko naman, masinop ka, mahusay ka maghanap buhay. Magaling kang magpaikot ng yung paninda. I believe na kakasihan ka lang Panginoon sa ginagawa mo. Kasi maganda naman ang layunin mo eh. Tsaka yung puhunan na nasa yung malaki-laki, pwede mo yung pagyamanin, di ba? So, puhunan na po yun. Oo. Oo, yun tama. Magaling ka rin, ano? And hindi mo po yung ginagalaw. Ang ginagalaw po yung sobra lang. Praise God. For the future of your daughter, ano? Tsaka yung son mo, ano? Oras lang, ano, gagipitan, wala. At ibinangko mo pala. Opo, si sobra lang. Praise the Lord, marunong ka magbangko. Madalang sa isang magulang yung ganyan. Ano yung matira? Yun ang ibang. Pag nagipit na lang, tsaka bubunot, ano? Ang galing ka. Wala naman kami dito malapitan. Ang galing ng idea mo, tama yun. Alam mo, sa akin na, nang may advice ko, sabi ko, itabi sa bangko yung iba, gamitin niya ang pampuhunan. Di ba, pang-araw-araw, ano? Pero hindi ko na kailangan pala sabihin na. Nasa isip ko pa lang, ginawa mo na. Talagang sinitik na po yun kasi hindi man lang. Oo nga, no? Mag-aaral na pati, puro mag-aaral lahat yan. Ang... pwede. Yung anak mo, priority rin talaga. No? Iba talaga pag magulang, ano? Hindi pare-pares ang magulang. May mga magulang na pabaya sa anak. Ikaw naman, ibang nakita ko sa'yo, sincere ka sa ginagawa mo. Pwede ba kita pag-pray? Pwede po. Sige, let us pray. Sige. Pikip ka, ha? At mapatong ko ang aking kamay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, at sa patnubay ng banal mong espiritu, akin pong idinadalangin si Melissa. Open mo po ang kanyang spiritual understanding, spiritual heart, spiritual mind.
Patayaan mo pong sa bawat pagsubok na kanyang mararanasan, ito po'y kanyang mapagtagumpayan. At dalangin ko po, bigyan mo po siya ng katatagal ng kanyang loob na patuloy na mapagtagumpayan po niya ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Let the covering of your most precious blood be upon the life of Melissa and sa kanyang mga anak, kay Jimel at sa kanyang limang anak, Panginoon. Ingatan mo po sila, palakin mo po sila na may banal na takot sa iyo. Gamitin mo si Ate Melissa, gamitin mo po ang Bible study na gaganapin sa bahay na ito upang maganap po ang kalooban mo. Lord, I pray, Lord, na itong bahay na ito ay bahay ng pagpapala at lahat po ng pangarap ni Ate Melissa ay kanya pong makamtan patungkol po sa kanyang ninanasa na matugunan ang pangangailangan ng kanyang anak na maipagtapos ito ng pag-aaral. Salamat po sa buhay niya na pinaanlakan po ang panalangin ng iyong ligon. I-bless mo po si Melissa, Panginoon. Ilayo mo po siya sa naman sakit karamdaman. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Lalong-lalo na po ang kanyang pagpunta sa palengke tuwing madaling araw. Ingatan mo po siya. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano? Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak, ha? Pinaunlakan mo ako at disimple, pati ako napapaluha sa iyo. Sana naluluha ako at natutuwa sa mga kwento mo na yung bang nakaka-bless ba? Kasi sa kabila ng lahat ng iyong nangyari sa buhay mo, pero nandun yung naging matatag ka, lumabang ka talaga, nalaig yung katotohanan sa buhay mo. Kaya doon ako nagalak kasi talagang hindi ka nagpatalo sa mga pagsubok. Kasi, di ba, tulad niyan, may kapatid ka na nakaranas ng depression. Siguro siya yung naging stepping stone mo na huwag kang magpatalo sa buhay. Ano? Ang napasok ng isip ko, na-depress ako, ba't lalong kawawa yun? Oo nga. No? Ang hirap ng ganun. Oo. Oo nga. Kasi mas kailangan ako ng tama. O paano? Maraming salamat sa iyong pagpaulak sa akin. Salamat po yan. Brother Paz. Sana supportahan mo rin yung aking channel. Opo. Salamat na. God bless you. Bless you. Kaya nakausap po natin si Ate Melissa. Salamat po sa Diyos. Napagbigyan niya po ako. Napaunlakan niya po ako. Ay, ito ba yung anak mo? Napaunlakan niyo po ako. Huwag po natin kalimutan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Vlog. Siyempre po ang inyong lingkod, Brother Paz. Salamat po sa hindi nyo pag-skip ng alis. God bless po. Shout out kay Bingbing Dumlin. Supportahan po natin Julie Ebrio, Kamalang Barity TV. Bye-bye po. God bless you.